Mga kaibigan, tara. Kain na po tayo. Magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. At magandang-magandang umaga na hindi maintindihan kasi wala pa pong almusal si Tita Emmy. Hapon na, mag-alas dos na, o alas dos na po ng hapon. Ngayon lang pa nananghalian si Tita Emmy. Pagod at gutom. Kaya ito po yung ating kanin. Ang ating ulam, sinigang na pagoy. Ayan po. Meron tayong tubig. Sa gutom ni Tita Emmy, hala, pagdating po ng bahay, tap na agad yung bag. Sabi ko, kakain na ako agad. Sobra talaga po ang gutom ni Tita Emmy. Wala po talagang almusal. Ayan, ang pananghalian, hapon na. Tapos, kayod. Ang kayod talagang sobrang gutom. Kaya ito po, kain po tayo. Samahin niyo po ako. Kain si Tita Emmy. Sobra pong gutom ni Tita Emmy. Ayan. Tara po mga kaibigan, samahan niyo ako, kain po tayo. Ito pong sinigang, niluto ko po ng ano, isang hapon, ng hapon. Hindi na po ako nagluto ng iba, nag-init na lang po talaga ako ng kanin, nag-init na lang po ako ng ulam. Sabi ko hindi na ako magluluto, dahil sobra po gutom talaga ng Tita Emmy. At pagod. Pagod at gutom po. Hindi na halos makapagsalita sa Tita Emmy, pero sige lang po. Hindi po tayo makakain sa trabaho. Hindi po katulad sa Pilipinas, makakain ka kahit paano. Sa oras, pero dito po hindi. Hanggat na may bantay, hindi ka po makakain. Pagka gutom ka na talaga, maglagay ka ng biskuit sa bulsa, punta ka sa banyo, doon ka kumain. Doon po ako nakain kaminsan sa banyo. Pasensya na po kayo ha. Sobra po talagang gutom ni Tita Emmy. Sabi ko, isasama ko na lang po kayo sa aking pagkain. Ayan. Si tita po mahilig sa gulay. Ulam pobre po ito. Ulam pobre. Tingnan mo. Puro gulay. Pero ang importante po, meron tayong pagkain. Kesa wala po tayong pagkain. Yun po ang mahalaga. Yung meron tayong maisubo. Sa oras ng gutom natin, meron tayo agad maisusubo. Kaya kami, nagluluto po kami. Pag tatlong araw o kaya pag isang linggo na. Kami yung dalawa ni Kuya Ador. Kasi po yung mga bata, hindi kumakain ng repeater. Pag repeater na, hindi na ho nila kinakain. Kaya kami po ang buubos ng ano ng mga naiiwan ng ulam. Kami po ang nagre-repeater. Kahit po ulit-ulit, sige lang. Huwag lang po matapon yung pagkain kasi ang mahal. Ang hirap pong hanapin. Katulad ko po na may edad na. Nakakapanghinayang po talaga magtapon ng pagkain. Kaya kami po hindi rin nagtatapon ng pagkain. Pag ayaw na ng mga bata, kami na lang po ang kakain. Ulam-ulam natin, talong at saka kangkong, sinigang. Ayan. Nilagay na po ni Tita Emmy lahat ng laman. Para hindi na po kunin lahat. Ayan. Sa lamisa, kinakain ni Tita Emmy. Sige lang po. Sayang eh.
hirap po ang buhay. Lalo na nung malita ko, sobra pong hirap ng buhay namin. Kaya hindi po ako nagtatapon ng pagkain. Dahil nung malit po ako, minsan wala kami pagkain, kinakain lang po namin. Pananghalian ng tapunan, tinapay. Ang dami po kasi kami magkakapatid, 8. Although na magkatulong po ang mga magulang ko para sa paghahanap buhay, kaya lang po 8 talaga kami sa dami po namin. Nanay ko naglalabada. Ang tatay ko po'y construction boy. Pero proud po ako sa kanila. Kasi kakain po kami. Kahit sila, hindi sila kakain, kami po kakain kami. Yung po ang katwiran nila mag-asawa. Di ba, di na raw pong hindi sila magkumain. Basta kumain yung mga anak nila. Kaya sabi po nila, kahit di na po sila magdamit, basta magdamit po kami. Kaya okay po yung mga magulang ko. Pagka po, halimbawa, pagka nagbago talaga ang ano ng mundo at pamimiliin tayo ng magulang, sila pa rin po ang pipiliin ko. Kahit po mahirap lang sila. Kasi nakita ko naman po yung pagsisikap ng mga magulang ko para buhayin kami kasi nawalo po kami. Kasi nung araw, wala pong family planning. Anak lang po ng anak. Sabi po ng tatay ko, ang buhay daw po nilang mag-asawa. Ayan yung kanilang mga anak. Yun daw po ang pinaka nagpapabuhay sa kanila. Ngayon po, wala na silang parehas. Parehas po silang wala na. Parehas na kami. Iniwan na po kami. Lumaki po kasi ako sa Maynila. Sinilang Maynila po ako. Laking Maynila po ako tsaka silang Maynila. Alam niyo naman po ang buhay sa Maynila. Isang kahig, isang tuka. Basta ang trabaho mo eh, katulad lang ng trabaho ng mga magulang ko. Pero kung nakita ko naman po yung pagsisikap nila, para mapag-aral din po kami. Construction boy lang po ang tatay ko, tapos nanay ko labandera. Sa 8 po nilang anak, pinag-aral naman po kami. Dal-dal po si Tita Ebe, pero naubos na po yung kanin at ulam. Ubus na po. Paspasan po kain sa gutom. Para po sa pamilya, hanap buhay po tayo. Wala pong natira. Taimi. Inubos po talaga lahat. Hindi po ako umiinom ng malamig na tubig. Kasi pagod po ako. Lagi po akong pagod. Kaya hindi po ako umiinom ng malamig na tubig. Yan po.
Pero po mga kaibigan ko, maraming maraming po salamat sa inyo. Salamat po sa pagsama nyo kay Tita Amy. Salamat po sa walang sawa ninyong pagsama. Sa aming po mga manood, sa aming po mga subscriber. Thank you very much po sa inyong lahat. Sa aming po manood, sana subscribe na po kayo hanggang makarating po kayo sa bell para updated po kayo sa ating mga nilalabas sa ating channel. Maraming maraming po salamat sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po. I love you. I love you all. Bye-bye.